hindi PSEI ang sinusundan niya. They did their own infrastructure index. Okay. No, so kumbaga kung PSEI ang pinag-uusapan, then I would tend to ano? Ano PSEI? PSEI, yung PSEI. Ako, hello mga ka-Arki. Hello. And welcome sa second part ng ating fund performance review. And for this video, ayan, sige magsayaw tayo. UITF naman ang ating isi-share sa kanila. Mga best performing unit investment trust funds for the year so far. So, as of September 30. As of September 30. Cut-off date natin. Yeah, so kung hindi nyo pa napapanood yung first part, which is yung mutual funds, hanapin nyo lang sa aming playlist yung video na yon. But for today, or for this video, ano ba yung mga best performing unit investment trust funds from January to September 2022? Umpisa na natin. Okay. Umpisa na sa equity funds. No? Sa equity funds, number 3 is PNB's high dividend fund at minus 9.21%. Alright. Oh, negative pa rin. Oo. This is ano pala ha, we got this from UITF.com.ph. No, so search natin diyan yung mga iba't ibang klaseng UITFs, ito yung mga lumabas, no. Number 2 is Manulife India equity feeder fund, no, at 0.29%. Yeah. Ah, positive. Oh, positive India eh. Oh, okay. But this is under the equity fund and I believe this is how ano, how UITFs ano ba, categorize, no, their equity funds. Kumbaga, kasama yung Philippines and even global funds. All right. Yan. And number 1 is Manulife's Global Healthcare Equity Feeder Fund, Philippine Peso Unhedged Class A at 0.61%. Okay, positive din. Pero yung local tingnan natin kasi sunod tayo sa equity index tracker, which ito yung sumusunod sa ano, sumusunod sa Philippine Stock Exchange Index. Okay. No? So number 3 is BPI Asset Management's BPI Invest Philippine Consumer Equity Fund at minus 17.16%. Okay. Number 2 is Atram's Philippine Equity Smart Index Fund at minus 16.83%. At ang number 1 is BPI's BPI Invest Philippine Infrastructure Equity Index Fund at minus 9.61%. Okay. Ang napansin ko, mas maganda ng konti ang performance ng equity UITF kesa doon sa mutual fund na equity UITF. Yes, kasi doon parang pinag-usapan natin mga minus 12 eh. Oo, dito minus 9 ang pinaka best performing. Although, konting note lang, no? Oo. Itong Philippine Infrastructure Equity Index Fund, no, meron siyang sinusundan na hindi PSEI ang sinusundan niya. Oo. They did their own infrastructure index. Okay. No, so kumbaga kung PSEI ang pinag-uusapan, then I would tend to ano? Ano PSEI? PSEI, yung PSEI. Ayun. Doon ko ba nag-high school sa PSEI? Oh, yeah. Kung PSEI ang pinag-uusapan, ano din kasi minus 16 minus 17%. Okay. Ayun. Yan. Sige. Punta tayo next sa balanced fund. Balanced fund. Number 3 is Robinson's Bank's R Bank Balanced Fund at minus 2.89%. Number 2 is BPI Invest Bayanihan Balanced Fund. Oy, ano to, nagbubuhat ng ano? ng bahay kubo. At minus 2.04%. And number 1 is Robinson's Bank's R Bank Tax Exempt Retirement Fund A Balanced UITF at 0.26%. Oh, positive din, no? Which is quite impressive given that may equity or may stock market, yes, may stocks itong mga balanced funds. And they were able to, at the very least, eke out some gains, no? Oo. May ginawa nito. Alam ko na. Ano? Tax exempt eh. Ah, okay. So baka since tax exempt to, mukhang ano, mukhang, kasi usually kasi pag mga bonds ganyan, may withholding tax pa sa loob. Oo. Pag sa stock market, may mga sales tax ka, capital gains ganyan. Dito kasi since tax exempt, so I think nakatipid to
sa tax kaya nag-positive. Oh, okay. Interesting. Oh, tingin ko. Next is bond funds naman tayo. Intermediate term bond fund, no? Number 3 is Manulife Stable Income Fund Class 1 at minus 0.45%. Mm-hmm. Number 2 is East West Banking Corporation's Peso Intermediate Peso Bond Fund at minus 0.18%. And number 1 is PNB's Peso Intermediate Term Bond Fund at minus 0.07%. Puro negative lang. Oo nga. Oh. Yung medium term. Medium term. Number 3 is Metro Bank's Metro Corporate Bond Fund at minus 1.58%. Okay. Number 2 is UCPB's Peso Bond Fund, no, at minus 0.93%. And surprisingly, Philippine Business Bank's Diamond Fund came in at number 1 at 0.11%. Mas mataas pa man ni market. Oo nga. Pero kapareho nung performance ng equity fund, yung bond fund ng UITF performed better than dun sa performance ng mutual funds. Oo. Kasi I remember yung mga bond fund sa mutual fund, negative yung mga top 3 natin eh. Yes. Oo. Tama. Mm-hmm. Oo nga. No? Yes. Oo. Yeah. Ah, positive. Alin, may positive ba tayo sa mutual fund? Oh, bond funds. 0.25, 0.5, 0.03. So, pero more or less, dikit pa rin kasi. Dikit. Mm. They're all investing in the same Philippine economy, I would say. Yes. So, kanya-kanyang pressure. So, nagkakatulon lang yan sa ano, sa discarte. O, sa strategy, di ba? Oo. At punta tayo sa money market funds. Number 3, sabihin na lang natin tie na lang, no? At number 3, at number 2 is China Bank and Manulife's fund. So, you have their China Bank Money Market Fund and Manulife Money Market Fund Class 1. They both came in at 0.92%. Okay. And at number 1, si Maybank Tiger. Peso Money Market Feeder Fund at 1.07. Ano? Maybank Tiger Peso Money Market Feeder Fund at 1.07%. Ah, okay. Feeder fund, ah. So, positive yung mga money market UITF. Mm-hmm. Pero, mas maganda pa rin yung naging past performance ng pera mo kung nilagay mo sa digital banks. Yes. No? Oo. Lalo yung mga may special term, no? Kung meron kang promo terms. Oo, promo terms. Ganyan. Tingnan natin. Okay. Last two ano, categories. Punta naman tayo sa feeder fund. Ano ba itong mga feeder fund na to? Remember, yung feeder fund ay isang fund, no, na nag-i-invest sa another fund. So, parang it feeds into. Yan. So, isang fund lang ang laman nun. So, number 3 came in Atram's Global Infra Equity Feeder Fund at minus 9.24%. Okay. Number 2, puro Atram actually. Number 2 is Atram Global Healthcare Feeder Fund, okay, minus 8.4%. Tapos number 1 is Atram Global Multi-Asset Income Feeder Fund, Peso Unit Class at minus 7.5%. Oh, negative lahat, no? Sige, siguro kasi sa global economy ito naka-invest, probably yung pagbaba ng US stocks ang naka-effect. Yes. Hmm? Oo, saka inflation as well. Inflation, okay. Oo, pero kung compare natin dun sa India, which is positive 0.29, no, ng Manulife, then I don't know lang kasi pag syempre majority ng global market US eh. Oo, diba? Yun nga eh. Yung mataas ang inflation sa US. So nahira tayo pababa. Yan. Last fund of funds naman. Ano naman tong fund of funds? So, kung ang feeder fund is isang fund na nag-i-invest sa another fund, ang fund of funds, isang fund na nag-i-invest sa maraming funds. Okay. Yun. Mm. Diba? So, number 3 is Metro Bank's Metro Multi-Theme Equity Fund of Funds. Multi din ang negative niya. Oo nga, grab. Ang sakit nun. Minus 31%. My gosh. Ang sakit. At number 3 na yan. Yeah, number 3 na to, ha. Mga ka-Arki. Number 2, medyo malayo-layo. It's Union Bank's Philippine Peso Capital Accumulation Global Fund of Funds at minus 19.9%. Uh-huh. Yan. And number 1 sa Fund of Funds is BPI Fixed Income Portfolio Fund of Funds minus 1.2%. Right. Well, maganda naman kasi yung dalawa, ano eh, mukhang equity eh. Mm-hmm. Eh ito, fixed income, so bonds. Oo, kaya hindi medyo ganun kalalim, yes, yung pagiging negative niya. Oo, ang tawag namin dyan is ano, muted. Okay. Yan, yung pagka-negative niya.
Alright, okay. So yun na siya? Yes. Oo. So siguro magandang parting words. Parting words talaga. Magandang parting words sa kanila is, I would say, marami kasi talagang nangyayari globally and locally. Yes. Kaya baka kasi ma-discourage sila sa pag-invest because of the puro performance. Negative, no? Puro negative. Tama. Yun. Understandable. So, but as we always say, pagdating sa investment, dapat talaga medyo long term yung investment horizon mo. Pangalawa, alam mo yung financial goals mo. Mm-mm, kung kailan mangyayari. Oo. Kasi kung mag-i-invest ka ng pera mo, nagagamitin mo next year. Tapos stock market. Oo. Tapos may narinig kang speaker or guru na, akit na stock market. Naku. Oo. Hindi siya talaga pwede. Hindi masasabi. Oo. Kasi nobody can predict what will happen in the market. Nala. Oo. Kaya pagdating sa mga financial goals natin na medyo malapit na within 1, 2 or even 3 years. Mm-hmm. Conservative na lang. May mga options naman, no? Katulad ng katulad ng ano, katulad ng mga 'yun, mga savings account sa digital banks, di ba? Yes. Maganda na. And I'm sure there are other opportunities out there kasi grabe, hundreds of thousands naman ang mga investments na nandito na pwede nating lagyan ng pera. Mm-hmm. Kailangan nga lang ng effort para hanapin at pag-aralan, no? That's right. Mm-hmm. And dagdag ko doon, no, you also have to know, parang 'di ba, pag gumagawa ka ng lakad, na alam mo yung weather, 'di ba? So yes, you really also have to know yung economic ano, economic environment. Like for example, before, kung pababa ang interest rate at mababa inflation, that's good for fixed income market, mga bonds, 'di ba? But right now, since ganyan na high inflation, tapos since high inflation nagtataas ng interest rate yung mga central banks, then hindi magandang mag-bonds. So yun na nga. So kung ganun ang environment natin, then iba yung magiging strategy natin, right? So again, tama yun na you have really have to know, no, kung para saan yung pera at para kailan. Yan, importante yan. Kasi yun, may video din tayo dyan, mga ka-Arki, yung principle of matching, no? So meron dyan tayong general strategy na kapag short term dito ilalagay, pag medium term dito, kapag long term dun ilalagay. And besides, no, sa mga negative pa rin ngayon, siguro sabihin na lang natin na kung talagang alam niyo kung para saan kayo nag-invest at para kailan. Like for example, pang college 18 years from now, or pang retirements na 20, 30 years from now, di ba? And ako, I always say this during my talks and seminars na parang, what's 1 or 2 years of recession? Eh kung pinag-uusapan mo naman, 30 years. Di ba? In fact, mga ka-Arki, kung ganun ng mindset mo, kung ganun ng context, kung ganun ng labanan mo, 30 years, eh, masaya ka pa ngayon kasi, uy, sale. Kasi ang nangyayari dyan, pag nag-invest ka, when the market is down, kapag nagkaroon ng bull market, sobrang laki ng gains. Yes, oo. That's right. And I always hear that from clients na nare-realize, dapat pala nung bagsak yung market, nag-invest ako. Yes, totoo yan. Totoo yan. Na dapat nung 2008 pala bumili ako. Oo, di ba? Yung ano ba yan? Yung mortgage crisis. Subprime. Subprime mortgage crisis. Totoo yan. Yes. Mm-hmm. So, basically, ang lesson on investing here is invest regularly. Yes, that's right. Dapat long term ang investment horizon mo. Pag sa stock market. Kung sa stock market. Mm-hmm. But, let your financial goals dictate kung saan mo ilalagay yung pera mo. Tama. Okay? Oo. So, kung kailangan nyo ng tulong sa pag-strategize ng inyong investment, you can always... Dito lang kami. Oo. Email us at admin@wealtharki.com. Yes. And schedule a financial consultation and we can help you with a comprehensive investment plan. But also you can watch our videos. Marami tayo. Marami na tayo videos. Mga 5 years worth ba, na ba? Ng mga videos. From investment, insurance, ganyan. And ano, click the notification bell, no, para kapag may new videos tayo, eh, mai-inform kayo. At pag na kaming kakalimutan, every Thursday, 7:30 p.m., we go live. Live show tayo. live stream pala. Oo, live show. Pwede na rin, live show. Pero hindi siya live selling. Live stream na. Kung saan pwede kayo magtanong sa amin. Ayan. So, that's it. Please give this video a thumbs up and share it to your friends. And
Remember to subscribe to our channel. And that's it. And see you sa next video natin. Alright, bye-bye! Bye.